once and for all, malinaw na kasi. So, ano yung totoo dun sa na-swindle yung wife mo? Yun, na-swindle talaga si Misis. So, yung asawa ni JR Kinyahan, yung basketball player, yun yung nakapag-swindle sa asawa. So, noong time na yun, medyo malaki talaga yung nawala. So, ngayon, magkano? Mga how much? About 6 million. Yun. Oh my God. Malaki-laki yung nawala. So, noong time na yun, kailangan namin depensahan yung sarili na. So, nag-file ba kayo ng case? Ano kayo sa NBI? Anong ginawa niyong moves? Ayun po, nag-file naman po ng kaso. Ngayon, nasa auction na ako. Inaasikaso na ako. So, nalinis na yung name ni wifey? Opo, ngayon, kailangan maayos eh. Kailangan po malinis na. Kasi, siyempre, hindi naman sa amin po lahat yun. Kumbaga, may mga tao din na hiraman na, kailangan mo ibalik yung mga gamit. So, magpapatong. So, paano ba nangyari? Nagbebenta siya ng bags and watches reselling, na kinukuha niya sa... Nagre-resell. Oo. Tapos, may mga kumuha sa kanya. Ay, ang kumuha sa kanya, yung asawa po. Na hindi na nabayaran. Oo, tinakbo na natin. Tapos, ngayon, parang kami pa yung nagdi-delay yung tapos na yung account ng kami. Magkano inabot yung natakbo? Halos nasa 6. 16 yun. Lahat mga bags, watches, yun. So, nasa na yung taong yun ngayon? Nasa yun. So, walang ano, para sinampahan lang ng kaso pero hindi pa siya... Actually, sinampahan niya. Nakakatawa nga itong sobrang kinasuhan niya pa yung misis ko kasi nagkaso pa siya ng cyberbullying sa asawa ko. Ito, yung parang nangyayari na video, ganun. Parang si delaying tactics niya para hindi siya masampahan ka agad, hindi ma-expedite yung kaso niya. So, nung pan-counter siya kay misis ng cyberbullying. So, yun, minsan pupunta pa si misis ng Cebu para makipag-hearing, para lang sa cyberbullying kasi hindi siya sensitive. Oh my God. So, ganun kahasil yung ginagawa ng Uniski niya. So, yung asawa niya, yung JRK niya, baby namin makausap niya. Kaya sabi, gusto rin namin humingi ng tulong sana sa management ng Hendrix. Bakit? Anong kinalaman naman? April? Okay. Paano niyo ba nakilala? Tagal na po kinalala ni Jesus kaya hindi din namin kung bakit kami tinabuhan. Kaibigan? Oo, yung mga common friends. Hanggang ngayon, nag-recover pa rin. Kasi malaki. Oo nga. So, awa ng Diyos, may mga tumutulong talaga sa amin mga tao. So, nakakaluwag mo. Pero syempre, kung ano yung hiniram mo, kailangan mo talaga ipalik. So, yung mga interest ka nila. Ikaw daw ang nagbabayad. Ako, syempre, asawa. Oo. Yes. Oh, oh. Ang bait naman. Awa ng Diyos, nakakaluwag-luwag pa naman. Hindi nyo naman pinagawayan yun ang misis mo kasi syempre. Hindi, sa umpisa kailangan. May ganun scenario talaga. Malalampasan. Misisihan. Oo, nung umpisa, hindi mo masisisi. Bakit ka nagbigay? Bakit ka nagtiwala agad? Nagtiwala ka agad. Sorry po yung anak ko. Ayun mo, bakit ka nagtiwala? So parang sa amin, parang andyan na pinasan Diyos mo na, pero siyempre kailangan ko pa rin umilos. Kung may message ka doon kay doon sa Tomag Swindle. Inis! Ano na? Siguro, huwag na kami pahirapan. Settle na lang siya kung ano yung kaya mo. Kasi, wala naman. Doon din naman ang abot to kahit anong pahabain mo pa, di ba? Settlement din naman aabot, so ano yung kaya mo, sa lubong na lang. Ganun din naman eh, trabaho na lang lahat. Okay. Thank you, Ma. Alam mo ba ang latest at ng totoo?